apa? Kari kita mau bagian kita. Hey mga farmers, welcome back to my channel, this is Lonica's Farm. For today's video, so nandito tayo ngayon sa aking kamutihan, area ko ng kamutihan dito. Ayan, kung mapansin niyo sa aking likuran, so lahat po yan ay kamote. So medyo marami lang mga tumutubong mga damo-damo. Ayan, kasi hindi masyado na maintain ng maayos. Pero yung mga kamote natin, ayan, makikita nyo naman sa video, napakagaganda ng tubo at medyo matataba talaga sila. So ito naman ay alaga natin sa abono. Yun lang, kulang lang sa talaga sa land maintenance para hindi nagtutubuan yung mga damo-damo dyan. Pero okay naman, maganda naman ang tubo ng ating mga kamote. So for today's video, pupunta ako dito dahil chinek-chinek ko kung yung status ng ating kamotehan dito. Kasi ito ay ready to harvest na rin ngayon. Ayan, so tinignan natin yung sitwasyon kung okay na ba talaga siyang harvestin. At kukuha kami ng kaunting mga bunga, mga kamoting bunga dito. So para kainin natin mamayang merienda, magmukbang tayo ng kamote. Ayan, so masarap kasi yung kamote, lalo na sa paglaga. Ayan, kamote Q. Tapos minsan, nagpiniprito-pritong kamote. So yan, masarap din. So later, magluto tayo sa farm ng kamote. Mula dito sa aking mga tanim. So tingnan natin kung malalaki na ba yung mga bunga dito. Ayan. So syempre, at titikman natin kung matamis ba. So ayan, lakad-lakad tayo, mainit kasi mga farmers, ang init na masyado. Tanghaling-tanghali ako nag-vlog. So ayan o, lahat yan kamote, lahat na nakikita nyo sa likod ko. Ayan, so Bobby magtanong, Ma'am Tessa, ano po yun sa mata nyo? May sugat po kayo sa mata. So ayan, mga farmers, nagpa-laser kasi ko ng ilalim ng mata kasi maraming tumutubo sa akin na milya tsaka siringoma na parang butlig-butlig na puti. So ang dami-dami na niya, saka dumadami pa. So para mapatay ko yung bacteria at virus na pagdami, so yun, pinalaser ko na lang siya para mamatay na at matanggal na, maging makinis-kinis na yung ilalim ng mata natin. Ayan. So nagsugat lang, pero 3 to 4 days naman ay magiging okay na rin. So thank you MMG Aesthetic kay Miss L. Ayan, so yung gumawa sa akin na sa video, pinakita ko sa inyo. So ayan, so let's go mga ka-farmers, tingnan muna natin at maghukay-hukay tayo ng konti at tingnan natin kung may laman ba yung ating mga kamote at malalaki ba ang bunga.
Ito pa. Ito pa. Laki yun. Hindi itong isa. Itong isa malaki. Dami dito na ilalim. Meron pa ba to? Ilalim nito. Parang nakita. Dilaw na. Ha? Dilaw na. Ano? Dalawa lang. Yun. Empat tabi-tabi sila. Pa isa. Ito, ito yung mga nakuha natin sa pagbungkal-bungkal ng kamote. So, hakutin na natin dito sa multicab. Tapos, lipa tayo ng doon sa may bandang likod. Ay, dulo. Kasi may puti daw doon na variety. Yes. Ang dami na rin to. Mga isang kaldero na rin to. Tingnan mo. Dami na. Sabog na yung pawis dito pag kinuha nyo itong ganitong kadami. So, yan. So, lipat tayo dito banda sa may kabilang area doon. So, meron kasi doon mga puting variety naman ng kamote. So, tingnan natin kung may makita tayo. So, imagine niyo itong mga farmers. So, ganong kalaki itong taniman natin ng kamote. So, pag hinarvest to, walang tapon dito. Dahil habol natin dito rin is yung ating mga baboy. Yan yung mga native pigs natin. Lahat ng mga puno niyan, lahat ng mga nasa taas na, so lahat ng puno ng kamote, yan yung mga ganyan. So yan ay hindi-hindian ng ating mga native pigs at talaga magsisilbi yan na feeds nila. So yan, hanggang doon pa yan mga farmers. So hanggang dito pa ikot. So yan, hanggang pa dyan. Siguro all mga 2 hectares itong taniman natin ito ng kamote. So ayan pa. Ayan o, matataba sila o. Makita ninyo yung mga dahon. Ayan. O, diba mga farmers? Maganda. Okay. Ayan. So, matutuwa ang ating mga baboy nyan. Mga ganitong karaming pakain na naman sa kanila ang ating makukuha. Tapos, bonus pa natin yung bunga. So, yan. Pwedeng-pwede natin ibenta yung bunga, syempre. Sa mga buyers na gustong bumili ng kamote. Kung wala naman bumili, wala nang problema kasi meron naman din tayong baboy na sasalo. So, yun naman ang priority natin talaga. Ang ating mga alagang baboy. May masupply tayong pagkain sa kanila. So, yan. Yan. So, hukay-hukay tayo. Ito, medyo mukhang malaki ang bunga nito. Yung lang hirap lang sa kamote, talagang pagpapahirapan ka bago mo makuha yung laman. Ayan. Yun, laki oh. Ayan. Ako na. Yung laki. Yung laki. Dito.
Nakita niyo yung lupa, oh, ang ganda rin ng lupa dito. Brown na brown yung lupa natin dito. Ang gandang pagtaniman talaga ng mga crops. Mataba yung lupa. Ayun, oh, 'di ba? Oh. Laman ito dilaw. So, ito yung kamote dito. Dilaw itong loob nito, mga ka-farmer. So, iba-iba kasi yung variety ng kamote. Ay. So, ayun, mga ka-farmers, nakikita niyo yung mga na-harvest natin na bunga. So, medyo, yung iba medyo okay na. So, yung iba naman medyo maliliit pa. Ayan. So, nag-abono kami dito. Nag-apply kami ng abono. Siguro, 2 beses na sa loob ng 3 months. 2 beses. Ayan. So, maganda naman yung tubo, pero hindi pa siya fully malalaki yung laman. Kaya maghintay pa tayo siguro dito ng mga kahit mga 1 buwan pa para worth it yung hintay natin pag hinarvest. Yung mga bunga is halos magkakasing laki na. So hindi tayo magsisegregate ng maliit sa malaki kung magbebenta man tayo ng kamote. Hindi na natin kailangan i-assort na maliit to, malaki to. So baka maging magkapare-parehas na yung size kapag naghintay pa tayo ng mga 1 buwan. So, ayun. Patient is a virtue. Hintay-hintay muna tayo. Pero syempre, makakakain na tayo later ng kamote. Yung mga kinuha natin ngayon, mailuluto na natin yan sa farm. At maimimerienda na natin. So, let's go mga farmers. Dito tayo banda sa kabila. So, alam yung nakakatawa. Kasi meron kami mga tiningnan dito kanina, banda sa Bukana. So, mga nagtingin nga sana kami. So, nagtingin nga ako ng... Sana yung mga farmers na medyo nakakatawa kasi dito banda sa unahan kanina nagbungkal-bungkal ako, wala nang laman. So may mga nangunguha rin kasi dito kasi tabing kalsada, tabing daanan din tong kamutihan natin dito. So wala kasi tong bantay. Wala kasi tong bantay dito na tao. So tinanim ko lang yan dyan ng bigyang ganyan tapos pinapapuntahan ko na lang if kailangan abunuhan, kung kailangan yun taniman. Pero syempre may mga tao magkuha-kuha dyan. So okay lang naman. Paghirapan nila yung kuhanin. Kasi kailangan pa din ng bungkalin. Kasi dati nakalagay dito mga farmers mais. So yan yung last vlog ko. Yan yung nakatanim dito sa area na to dati ganyan mais. Nawalan ako ng ano magtanim. Kasi bakit? Ang gaganda ng mga mais pero wala ng bunga nung harvestin na namin. So mainit kasi sa mata yung mais kasi medyo mahal pag binenta. Tapos masarap ang merienda. Madali pang kunin. Muntakin mo kanina, yun lang yung nakuha natin. Yung nasa multigab, sabog-sabog na yung pawis namin dito pagkuha. Magbungkal pa. So, ayan. Ito yung, ano, pakita ko sa inyo, ilapit ko. Ito naman yung ibang variety ito eh. So, ganyan yung dahon niya. So, violet. Parang violet yung dahon. Yung dami lang damo. Wala? Wala dito? Ah, maliit pa. So, yan yung isang variety. So, dito tayo kumuha kanina doon sa may multi-cub. So, dito. Check natin kung... So, yun. Buti nagpasyal ako dito. Kasi, baka masabihan ko na harvest na. Tapos, yan. Maliliit pa pala yung bunga. So, minsan kasi kahit sa kamote, kahit sabihin mo 3 months na yung harvest time, nakadepende pa rin sa bunga. Kailangan check mo talaga kung ready to harvest na yung laki ng bunga niya. Ayan. Pero kung talagang marunong ka na magkamote, mga kamote na talaga tinatanim mo at so, alam na alam mo na yung kalakaran sa pagtatanim ng kamote, so alam nila kasi yan, maintainin, tapos lagi ng abono, kung kailan ang lagyan ng abono. So tsaka yung tutok sa tanim, so malilinis yung gilid, natatraktor, nakakalabaw, naaararo ng kalabaw para iwas sa damo. So, yun din kasi yung maganda sa kamote. Kung talaga major na kamote yung trabaho mo or business, kung talaga nagkakamote ka, talagang magiging sa ulong mo na yan. At pag alam mo harvest time na talaga yan. Kasi lagi yun ang ginagawa mo. So, ako kasi, ayan, nagtanim ako dito. So, pero malaki rin expenses natin dito mga farmer sa kamote. Pero ang pinaka major natin dito na pinapriority din talaga is yung pinakadahon niya or puno para sa mga native pigs. So, bonus na lang pagka nakakuha tayo ng maraming bunga pang benta. Wala. Ah, maliit pa dito siguro. Kasi late na tanim. Ha? Kate. Wala pa naman. Maliliit pa.
Ah, maliliit pa. So dito sa banda sa dito banda makafarmers area nito, dito sa bandang gitna, maliliit pa. So doon yung pwede na doon bandang bukana kasi una tinanim yung doon eh. Mga ilang linggo pa yung lumipas or mga ilang weeks pa saka dito naman tinaniman sa bandang dulo kasi inaararo yung lupa. Kaya nauna lumaki yung mga bunga doon sa bandang unahan. So, let's go mga farmers. Punta tayo sa farm at magluto na tayo ng kamote para matikman na natin kung matamis ba or hindi. Or masarap ba or hindi ang ating mga tanim na kamote. So, tara, samahan niyo ako. So, ito mga farmers, nakarating na tayo dito sa farm at ugasan na natin itong mga kamote para ilaga natin. So, ilaga na lang natin kasi mas masarap talaga sa kamote yung lutong laga. So, pakita natin. Ayan, so, ito lang yung nakuha natin. So, sobrang hirap din kaya magkukay ng lupa. So, pero marami na rin to, mga 3 kilo na rin yan. Sayang to, malaki. Okay. Iwan. So ito mga farmers, ang isang palanggana na nakuha natin kanina, sasagutin natin to hinarvest. So at least makakapagpakain pa tayo ng mga tauhan natin dito sa farm sa pagnilaga natin to lahat. So, di ba? Super freshly harvest at siguro sobrang tamis dito. So, let's go. Gasin na natin at iluto na natin. Hirapan na tayong kuhanin. Pahihirapan pa tayo mag-ugas. At ang tagal pang ilaga. So, para makamit mo yung sarap ng kamoting tali mo, so marami ka munang dadaan ng paghihirap. So, yan. Ugasan natin para mawala yung mga lupa-lupa. First, malinis na itong ating mga kamote. Ayan, singkinis na ng inyong lingkod. So, yan. Lagyan na natin dito sa kaserola. Isang kasirola. Oh. Sakto. Lahat tayo kakain dito. Lahat kami sa farm. Kakapamerienda kami ng kamote. Okay. So, ito na. Iluto na natin sa, syempre, sa kalangkahoy. Let's go. So, yan. Magpapalingas muna tayo ng apoy at pag kami apoy na, so isasalang na natin yung ating kamote. Yan, si Atisali yung nagpapalingas. Sa ulado niya yung kalan niya. Ay, apoy. Apoy. Yeah. Shout out ka daw. Shout out Lito. Yeah. So, yan, nagamit kami dito ng siyempre. Para mabilis mapalinas. Apoy,
para hindi na tayo masayang sa gas, pwede naman tayo sa ano lang, kahoy. Mas mabilis pa maluto sa kahoy. Kasi pag sobrang lakas ng kahoy mo, lakas ng lingas, mabilis lang siya maluto. Kahoy, kahoy. Kahoy, kahoy kami ni Tisali. Ako photographer ni Tisali ngayon. Oh. Siya ang bida. Okay na? Okay na daw yan. Nilingas na daw yan. Kuya na. Oh, may apoy agad. Na nakapagpalingas sa si Salina apoy at isasalang na natin yung ating kabote na inimerienda ngayong hapon. Hopya! Okay. So, iba kasi yung feeling mga ka-farmers pagka sarili mong tanim kaysa sa binibili mo lang sa mga palengke. Mas ma-appreciate mo yung lasa, yung sarap, at tamis ng iyong tanim. Kapag ikaw mismo yung nagtanim, tapos hinarvest mo sa sarili mo. So, yun talaga, comparison ko talaga dahil taga Cavite rin ako. So, hindi ko na-appreciate dati yung mga binibili kong saging, mga binibili namin kamote sa palengke nila mama. Pero nandito na ako sa probinsya, lahat ng makukuha ko na mga pagkain na galing sa sariling tanim ko, sobrang sarap at really much appreciated. So, later makikita ninyo at matitikman natin mamaya kung masarap ba or matamis ang mga tanim nating kamote. So, hintay-hintay lang kayo mga farmers. So, ito mga ka-farmers, after 30 minutes to 40 minutes, luto na yung ating kamote. So, pakita mo, Tisali. Lapit mo dito. 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 Lapit mo na lang. Pakita ko lang. Ayan na ang kamote. Tiyan-tiyan. Wow! Sarap! Di ba natitikman? Di ba natin natitikman pero masarap na, no? Ayan. So, ilalagay na namin ito sa plato at sibugin na natin. Ayan. So, ayan. Wait lang kayo mga farmers. Ire-ready lang namin. So ito, luto na yung ating kamote at ilalagay natin dito. So marami kasi kami dito sa farm yung mga nagtatrabaho din. So kaya ilalagay na lang namin dito sa dahon ng saging. Oh, lambot ah. Ah. Mukhang matamis. Get out. Tama lang yung pagkaluto. Hindi sobrang lapsak. Hul, laki nito isa. Uy. So, isa to sa isa sa favorito ng mga taga-probinsya ng merienda. So, dito talaga palong-palutong kamote sa mga province. Kasi karamihan nga ng mga bahay, may mga sariling tanim din naman. Kasi sa Manila, puro lang kayo Food Panda, di ba? McDo, pizza, burger. So, hindi nyo na na-appreciate yung mga ganitong masasarap na merienda. Na ito naman talaga yung napakasarap na merienda na lagi inihahain sa mga hapagkainan. Yan, dami. Tapos parisan mo na ang kape. Sarap parisan ang kape. Okay. Yan, kita mo. Sarap. Yan, nausok pa. Eh, kita nyo, nausok pa. Nausok. Yun, nausok pa sa init. Bagong-bagong luto. Picture imite.
alam ko si tatap. Ato ka. So yun mga kapag kasama din dito sa farm. So mga nagtrabaho. So kain sila ng kamote. Kwento-kwento muna, pahipahinga. Tapos mamaya. Ah, si Kuya Rowell. Pahain pa. Kato, ingat to. Kung may sabay-sabay baka to. Uli na ta. Daong noon da. No? Dinamot ang... Dapunan. Saan? Para yung talag to. Ipatay yung ano. Natapot sila dito. Tekan. Tawan. So yan, tikman naman natin ang ating tanim na kamote. So meron ako dito. Maliit lang, kasi mahirap kainin yung malaki. Maliit lang tayo. Init! Sisoy na, ito no. Sisoy na, ito no. Kaya nag... Ang sarap ng tamin. Ano? Sarap. Ang sarap niya sa asukal. Oh, katuluan. Isa to sa pinaka isa sa paborito kong mga merienda. Kamote talaga. Dahil una, hindi sobrang nakakataba. Parang diet food siya. Pangalawa, sobrang niyang sarap, hindi siya nakakasawang kainin. Sarap talaga. Ang sarap din ng asukal kasi ano. Kuya, may ano doon, may asukal. Gugutom na rin ito, Sally. Maka dalawa at ako, maka tatlo pa. Sarap. Tami! Alam ko niya. Ito. Kuha lang kayo dito. Ngayon sila kumama. Nag-vlog kasi ako. Ubusin ko ito lahat. Sarap. Sarap ito may kape. Pisliti ang puti. Kaya nabili siya si Kumel. Ay, sala. Ito, put mo ito. Ang hirap magkuha ng... Biya man siya? Bungka na lupa. Pero worth it. Sobrang tamis. Nain magtari lagi. Ang sarap. Lahi man kay diri magpikas. Ang pikas na diri-diri. Sarap? Kulang pa. Isang subo. Biya ko. So yun mga ka-farmers, so tapos na po kami lahat kumain ng kamote at tapos na kami mag-merienda. So nalimutan ko na mag-outro kasi nagkakwentuhan dito. So yun mga ka-farmers, kung nagustuhan niyo itong video na to, please like and subscribe sa aking YouTube channel. At i-click niyo na rin yung notification bell para palagi updated sa lahat ng videos na ina-upload ko dito sa aking YouTube channel. Ayan, at least nalaman ninyo na intayin pa natin ng isang buwan yung kamote natin bago natin harvestin. At nakita naman na ninyo yung ating mga kamote na hinarvest kanina na medyo may maliliit pa na napasama. Kaya talagang need pa na
hihayaan pa muna yung kamote na mas lalo pang lumaki yung mga bunga nila. At napakatamis ng kamote, mga farmers. Talaga, totoo yan sa sinasabi ko. Lalo na pag sinusaw mo sa sukal, lalong tumatamis. Lalo na at freshly harvest at organic na organic. So yun, mga farmers. Thank you for watching. Happy farming!